Mga ka-Republic, nakuha na ng Barangay Ginebra ang unang panalo sa Best of 7 semifinal series kontra sa SMB. Natikman na ni AJ Anosike ang unang talo sa kamay ni JB na mas nauna niyang sinabi na gusto niyang makaharap. Up close and personal, nasaksihan ni Anosike kung bakit GOAT ang turing ng marami sa Ginebra resident import. Samantala, nagwagi rin ang talk and text laban sa Rain or Shine sa isa pang semifinals matchup. Kung si Justin Brownlee ang bumuhat sa Gene Kings, si Rande Hollis Jefferson naman ang nanguna sa atake ng tropang Giga. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel, at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sa much anticipated match-up ng Ginebra at SMB ay maraming nag-abang. Ang mga Ginebra fans naghintay kung ano ang ipapasalubong ni Justin Brownlee sa katapat na import na nagsabing gusto siyang makalaban. Ang mga SMB fans naman excited sa gagawin ni Junmar Fajardo sa ilalim, considering na manipis ang front court ng Ginebra. At personal ngang naranasan ng SMB import ang husay ni Justin Brownlee. Unang game pa lang naman, ngunit agad nakita ng American Nigerian kung gaano kalaking problema ang dadalhin sa kanila ni JB. Binali ni Justin Brownlee ang galugod o backbone ng SMB defense sa pamamagitan ng matalas na 4-point shot, making 5 out of 6. At hindi lang si Justin Brownlee ang tumitira sa long distance, kaya bumubuka ang depensa ng Beermen na nagbigay daan naman para makapag-operate sa loob si Japet Aguilar. Malaki rin ang kontribusyong na i-provide ni Jody Vance na nag-contribute ng 8 puntos habang binibigyan ng pahinga si Japet. Sandali ring nagamit ni CTC si Ben Adamos. Bukod kina Justin Brownlee at Japet Aguilar, matalas din ang shooting ni Stephen Holt na binigyan ng 30 points ang Barangay Ginebra. Ito ang unang semifinals appearance ng reigning rookie of the year, at inamin niya naging motivation daw ng buong koponan ang 49-point beating na ginawa sa kanila ng SMB sa second round of elimination. Nagpakitang gilas din ang Ginebra rookie na si RJ Abarrientos. Sakto ang kanyang mga assists at nag-contribute niya ng 13 points. Gaya ni Stephen Holt, ito ang kanyang semifinals debut dito sa PBA. Balik naman sa kanyang dating galawan si Scottie Thompson. Almost triple-double ang kontribusyon ng former MVP. 10 points, 6 rebounds, and 10 assists. Tulad po ng ating sinabi sa ating video content kahapon, ito ang malaking pagkakaiba ng Commissioner's Cup semifinal series last season at ng semis na ito dito sa Governor's Cup. Healthy ngayon si Scottie Thompson. Higit sa lahat, gaya rin ng sinabi natin kahapon, si Justin Brownlee ang katunggaan ng mga mag-aalak ngayon. Si Tony Bishop ang import ng Ginebra na na-sweep ng SMB sa last season's Commissioner's Cup semifinals. Maganda raw ang kanilang nilaro sa first half, sabi ni Coach Tim Cohn. Pero alam niya, to be able to beat SMB ay kailangang mas maganda pa raw ang kanilang ipakita sa second half. At sa third quarter nga, dito ibinagsak ni Justin Brownlee ang magkakasunod na bomba. 5 4-point shot out of 6 attempts. Hindi na nagawang makaaho ng SMB sa guwang nanilikha ng mga bombang ibinagsak ni Justin Brownlee. 28 minutes lang pinaglaro ni CTC ang kanyang resident import. Maaga niyang binigyan ng pahinga si Justin Brownlee dahil indabag na ang resulta ng laro at bilang paghahanda na rin para sa Game 2. Alam kasi ni CTC, hindi naman basta-basta gugulong at mamamatay ang SMB. Babalik at babalik ang mga yan, magre-regroup ang mga yan at paghahandaan ang Game 2. Ito ang pang-apat na diretsyong panalo ng Barangay Ginebra kasama ang tatlong laro sa quarterfinals kung saan na-sweep nila ang Meralco. Naka-apekto ba sa SMB ang 5 pahirapang laban ay binigay sa kanila ng convert? Samantalang mahigit isang linggong nakapagpahinga ang mga bataan ni Coach Tim Cohn. Hindi raw iyon excuse, sabi ni SMB Coach George Gallant, nakapagpahinga rin daw naman sila. Kasalanan daw nila kaya sila natalo, nawalan daw sila ng disiplina sa opensa at depensa. Tingnan natin kung makapag-a-adjust sa Game 2 ang SMB.
Samantala, katulad ng SMB, galing din sa Do or Die Game 5 sa quarterfinals ang Rain or Shine, at kagaya ng Birnen, natalo rin sa Game 1 ang ROS laban naman sa Talk and Text 90-81. Ayaw ding sisihin ni Coach Ingyao ang patig factor na dala ng limang pahirapang laban nila sa Magnolia. Hindi ro naman nasunog ang kanya mga players dahil nakapagpahinga rin daw naman sila bago ang Game 1 dito sa semis. Maganda raw naman ang depensa nila laban sa Talk and Text, pero napakarami raw nilang turnovers. Mayroon nga raw silang 22 assists pero 22 rin daw ang kanilang turnovers. Nakaapekto rin daw sa kanilang performance na kailangan niyang i-pull out si Aaron Fuller sa late part ng third quarter dahil may apat na itong foul. Sa kabila ng pagkatalo sa Game 1 ay upbeat pa rin si CYG sa kanilang chance. Hindi nanghihina ang kanyang loob na kaya nilang talunin ang Talk and Text sa series na ito. Papanoorin daw nila ang video ng Game 1 para makita nila kung saan sila dapat mag-adjust, sabi ni CYG. At tingnan daw kung ano ang magiging resulta sa Game 2. Bukas yan sa Araneta Coliseum. Unang sagupaan ang ROS kontra TNT. At main game ang bakbakang Hinebra SMB. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Dorothy Agulan. Maraming salamat sa panonood, idol. Salamat sa suporta. Shoutout din sa iyo, Romeo Avenue Gloria. Yes, tama ka. Sana nga hanggang finals tayo. Sa iyo rin, Lucia Burata. Shoutout sa iyo, idol. At sa iyo rin, Raymond Iglesia. Yes, nakaisa na tayo kagabi. Shoutout din sa iyo, Yen Marcelo ng Pulilan, Bulacan. Happy watching, idol. Sa iyo rin, Efren Mendoza, Kabayan. Yes, kukuda sila. Pero tahimik sila ngayon, talo eh. Armando Doquinto, shoutout sa iyo, idol. Maraming salamat. Sa iyo rin, Merson Kabadi Vlog. Ingat ka lagi dyan sa Oman, idol. Sa iyo rin, Baraco Mananabas. Ingat ka dyan sa Italy. At sa iyo, May Malasakit TV. Shoutout din sa iyo, idol. At sa iyo, Rosel Ronquillo. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.